ito pong area na ito, mga ka-Franchard, ay dating may bahay. May nakatayo pong bahay dito. Ano no? Ito, ka-Franchard ng Sayuta. Nag-inlong ay ka-Franchard, Sayuta ka-Franchard. Hello mga ka-Franchard, magandang araw po sa ating lahat. Nandito na po tayo ngayon sa aking area. Dito sa malapit lang sa dagat. At malapit din sa kalsada. At ngayon ay naglilinis kami. Dito tayo. Oh, si Nicole. Ayan o. Oh. Along the way lang po ito. Ito pong area na ito, mga ka-Franchard, ay dating may bahay. May nakatayo pong bahay dito. At makikita natin yung flooring na simento. At meron din tayo makikita na CR. Ito oh. May naiwan na bowl ng CR. Ito oh. Ayan. Ito po. Ha? Ito po ay antique na mga ka-Franchard. Lumang inodoro. Kaya mahal yan. At ipapakita ko mamaya kung malinis na namin ang buong area. Ano no? Pong bowl ng CR mga ka-Franchard ay antique na, lumang-luma na oh. Bihira lang makita dito sa hardware. Pero for souvenir lang mga ka-Franchard. Baka gusto ng bowl diyan, mga antique. Ito oh. Po ay nalinisan namin 6 na buwan ang nakaraan. Ngayon po ay masukal na naman. Kaya nililinis ulit natin para maganda tingnan. Para kitang-kita yung dagat pag dumaan dito sa kalsada.
Binubunot lang. Okay, okay. Ito pong area na to ay malapit lang sa kalsada at meron ng bahay na nakatayo dito dati at na ngayon ay giba na. At ang plano namin ay lalagyan ng maliit na bahay dito. May kumpleto na itong flooring natin, no? Mayroong mga flooring na at saka lagyan na lang ng kahoy. Kahoy yung mga haligi, mga haliging kahoy ang ilagay natin. Yung mga nakuha nating haligi doon sa kabilang bahay sa kay Lola Kikay ay ito ang yun ang gagamitin, yung mga kahoy. At kung kukulangin ay ipapa-chinso natin yung mga kahoy na natumba. At maganda kung may mga matayuan na ito ng maliit na bahay, mga kapranchier, dahil malapit lang sa dagat. Yan ang dagat na, oh. At saka yung simoy ng hangin dito ay malakas, overlooking yung dagat, kaya napakagandang area. Ito, at malapit lang sa kalsada, kaya napakaganda. Ayan, oh, makikita natin. Lalo na pag lagyan na ng kubo ito o maliit na bahay, ano? Yung siminto na yan ay yan ang bahay dati at ngayon ay nawala na. Lalagyan namin ng maliit na kubo para maganda tingnan. At yan ang plano, mga kapranchier, sa lugar na ito. Ito po ay 317 square meter at nandito yung muhon natin, yung point ng muhon ito. Yan diretso yan dito papunta doon, nililinis pa. At saka dito sa likod, punta natin sa likod. Galing dito naman ang point. Ito. Ayan, oh. Sana. Ayan. Tapos straight yan doon, papunta doon. Nililinis pa natin. Puntahan natin yung kabila. Yung likod natin, dito po. Bali, si kanlat lang po tayo sa galing sa dagat. At ito po yung dagat. Ayan. At ito po ang point natin. Dito po. Itong may plastic. Ito. Ayan, oh. Straight na yan doon. Doon sa point na doon. Tapos yung street din ito papunta sa kalsada. Mamaya ay papakita natin pag matapos ng malinis natin yung mga damo. Tingnan natin yung dagat. Galing dito sa muhon papunta sa dagat ay mga 50 meters yata ang layo, 50 meters lang. At dagat na, nasa baybayin na tayo. At ito yung buhangin ng ating dagat, sa tabing dagat ito. Yan. Pwede tayo maliligo dito kapag mataas yung dagat, pag high tide siya. Ayan. Magandang area ang nakuha ko. Yan, oh.
Actually, yung lupa na yan ay for sale yan. Kasi ini-invest ko lang. Binili ko yan para sa investment. Ayan o. Pero ngayon may plano ako na lagyan ng kuan. Baka lagyan ng kubo o bahay na pwedeng paliguan o gawing transient house. Baka hindi na siguro, baka tingnan na lang kung anong makita natin doon. O anong magawa na natin yung kubo ay tingnan natin kung maganda. Overlooking siya oh. Yan. Galing sa dagat. At dito na ang aking lupa. Maganda pag malagyan ng maliit na kubo yung lumang bahay, yung tinatayuan dati. Malaki yung bahay na tinatayo dati dito eh. Oh, kaso lang, nasira na. At ang natira, oh, ang natira ay ano na lang, yung simento. Kaya wala nang gastos dahil marami namang kahoy na nakuha kami doon sa kay Lola Kikay. At may kahoy pa na ipa-chinso natin. Ida, ang papay dito mo? Naisa pa na. Pinutol, nagputol tayo ng sanga ng ating ng kahoy dahil nakabalagbag sa ating area. Ayan, putol ni Arvin. Ito ka franchise ng sa yuta. Nag-inlong ka franchise sa yuta ka franchise. Nakala putol. Sa luok. Luok. Isa na yuta? Si Kauban Kol. Si Papa, si Arvin o si Kiaroli. Oo. Nansa may mong gibuhat diri? Ha? Nansa may mong gibuhat diri? Lagi ka magdag bungay. Snacks diri mong giyari? Ha? Akol? Kansi si Francia dani kay snacks na may giyari ni mo kol? Ito na po, malapit na pong matapos mga ka-front yard. Kunti na lang ang pagbungkal nito. Bukas ay matatapos na. Ayan. Agaw! Bukas na to matatapos. Bukas na. Araw. Nauhaw na po yung kambing natin. Ito, nauhaw ang kambing. Ininom niya yung tubig sa 1968. Sila nakatuhay bro. Yan, malapit na. Ito pong mga kambing sa likod ko ay hindi po sa atin yan. Ayan po ay nakikikain lang sa ating mga basura, ating mga damo. Ayan o, lalaki. Mga kambing. At yun lang po mga ka-front yard ang kaganapan sa araw na ito. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aking video. At maraming salamat po sa inyong pagpanood. Ingat po tayong lahat. At huwag kalimutan, kung kayo ay hindi pa nakapag-subscribe, sana po ay i-consider nyong mag-subscribe para
lalaki ang aking channel. At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong video. Dito lang sa Front Yard ni Joe. Bye bye. God bless.